guys, welcome to Pinoy Mechanic. Dito naman tayo sa ating project for today. Chevrolet Impala 2016 model basic engine. So, I think too hard. Why? Ganito namin binaklas ang makina at saka transmission ng Impala. You know what? Hindi ko rin alam kasi ang mga ito mo sa kanya guys ay napakahirap talaga baklasin yung makina. Kaya I decided to na baklasin lahat kasama ang transmission at saka makina. So ito na siya guys. Ayan. Ito na siya. Tiga lang, hihingin ko natin. Ha? So, bakit nga ba guys, binaklas namin ang modelong makina ng Impala? Dahil ba ito ay sirain? No. Ang makita sa kanya guys ay hindi po sirain. Bagkos siya ay may tagas lamang. Alright? So ayan guys, ito na po yung makina ng Impala, ayan. 2016 model Impala. So ang naging cause pala ito guys ay oil leaking. Ayan. Katulad dito, oil leaking po siya. Tapos yung pinakamatinding leaking guys ay leaking dito sa between the engine and the transmission. Ayan. Kaya ko siya binaklas lahat. Kasi yun po ang usapan ng customer at ang aming supervisor. Ayan. Ayan na po siya. So ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ito baklasin. Ayan. So ngayon, nakababa na siya. Ngayon natin siyang ibaba ang makina doon sa aking mesa para makita natin kung ano talaga ang problema, bakit siya tumatagas. At shoutout lang guys sa mga followers, subscriber ko. Paki-like and share naman ang aking video at paki-follow na ang aking Facebook page para sa sunod kong mga vlogs ay manotify po kayo. Ayan. Simulan natin gawin ang Chevrolet Impala engine. So, ayan. Binabaklas na namin guys. Ayan. Simple-simple yung tingnan pero pag baklasin mo, napakatagal baklasin. Ayan. What's up? Yan po. So sa mga viewers ko dyan guys, kalimutan subscribe ang aking channel guys, Pinoy Mechanic. Ayan. Ito na po ang mangyayari sa makina guys. So husgahan na namin, bibiyakin na namin, pero bago ang lahat, isasampa namin dyan sa aking mahiwagang misa. Ayan. Yan na yan. Yes, tulak pa. Siya rin. Sana ra. Di. Okay guys, ang ating step for today ay kailangan natin tanggalin lahat. Harness. Ayan. Bulb cover, dalawang bulb cover. Pulley, chin cover, at lalo na ang transmission kasi ito guys, ang oil seal ng transmission guys ay may leaking. Ayan. So kung magtanong kayo guys kung magkano libre to guys, ay tumataginting na 2,000 reals times 12.18 mo lang sa piso. Kaya na bahala kung magkano. Ayan. Ito po kadugo guys ang magbaklas ng gayto mga sakinan at ang kanyang libor. Alright. Okay guys, rock and roll. Simulan natin gawin ang makina ng Chevrolet Impala.
Yun. Nabaklasan natin yung transmission, guys. Ayan. Ito po ang tinatawag na converter. Ayan. Yan ang flywheel. So ngayon, yung course niya, leaking lang, tagas. Ayan. Dapat kailangan na baklas ang converter. Gito, ilayan mo. So ayan, sira yung oil seal, guys. Ayan, sira yung oil seal ng converter. Tapos check natin yung converter, ayos naman, wala namang yan problema. Busing, wala yan. Check natin yung converter nya, baka may kinain. Ayos naman. So ngayon yung oil seal lang problema, guys. Ito kailangan itong palitan, oil seal nyan, oil seal ng axle. Tapos check natin yung oil seal ng ano, camshaft. Ayos naman, wala namang tagas. Baklasin ko pa mamaya. So ayan, ito po ang dahilan kung bakit namin tinanggal ang makinang ito. So pagkatapos ng transmission, ito naman tayo sa makina. Bulb cover dalawa, chain cover para atin itong gawa itong may kuting tagas dito sa gilid. Ayan. So alright, ang kanyang flywheel ayos pa naman, walang tama sa likod, wala rin tagas. Ayan. So ngayon ang next step natin, baklasin itong cover na ito, bulb cover fully, para mabaklasan natin yung bulb cover niya para magawa na yung tagas. Ayan. So ayan, guys, no, nabaklasan natin yung solenoid nya, solenoid bulb, yung pulley. So ngayon subukan natin siyang buklasin. Ayan, ganito lang. Ayan, baklas na. So ayan po, guys, ayan po ang timing chain ng makina ito, tatlong piraso. Ayan, ayan, sa kanyang oil pump, ayan, balancer, camshaft, ayan, 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 ito po kanyang water pump. So mamaya, guys, ituro ko naman sa iyo kung ano ang kanyang mga timing nito. Ayan, alin ang kanyang mga markings. Ayan, so sige, ikaw muna natin, ikotin muna natin yung makina, hanapin natin yung top dead position niya para makita natin yung mga timing mark niya. Alright? Ito na to. So ayan, mga boss, so ngayon naman ang tuturo ko nga sa inyo ngayon ang kanyang perfect timing ng makina ito, kasi marami kasi sa iba nito ay hindi alam kung paano ito i-timing at alin ang kanyang mga markings, guide, mga pointers. Baka kasi pag yung iba, pag tinanggal nyo, hindi nyo na ibalik ng gusto, yun ang sintomas na dinaandar yung makina. So ngayon ay magsimula po tayo sa kanyang crankshaft timing. Okay, so ito po ang kanyang unang timing. Ayan, timing mark number 1.
Ayan. Kanyang signal, timing. Ayan. Timing mark number 1 guys, ay ito. Ayan. Ayan ang una. So pangalawa guys, ay ito. Ayan. Huwag niyo pong maliin yan. Ayan. Yan po ang kanyang guide. Ayan, yan may guwit din. Ayan. Ito po ang timing ng kanyang kadena sa sigunyal at saka sa balancer. Ayan. Yung kabila, ayan. So ayan na po yung timing niya. So magsimula po tayo sa kanyang lift hand, cylinder head camshaft. Okay guys, ang cylinder head camshaft guys ay may dalawa siyang cam. Ayan, ito yung tinawag nila twin camshaft. Ayan, meron siyang BBT valve. Ayan, so kung makikita nyo guys yung BBT valve, ayan, dalawa, alos magkapara siya ng muka, pero sa loob ng makina ay magkaiba po siya. Kasi ito ay mayroong tinatawag na N and X. Ang ibig sabihin ng N guys, ayan, ay ito ay intake at ito ay exhaust manifold. Ayan. So ang pag-timing po na guys ay ganoon din. Ito ay mayroon na yung mga marka. Ayan, may marka siya na right. Ayan, right. Tapos sa kabila, left. Ayan, left. So kung mag timing tayo guys ay hanapin lang natin ang kanyang, ayan, tanda, yung tulok niya. Dapat huwag nating iparihas. Dapat siya ay left and right. Ayan, ito ay right, right. Ito ay left. Ayan, tandaan nyo. Ayan, right, left. Yan po ang kanyang markings. Tapos sa ilalim niyan may markings din siya sa kanyang balancer. Ayan, kung makita nyo guys itong butas na ito sa kanyang balancer. Ayan, sa loob niyan ay mayroong sprocket din katulad nito, sprocket. So ang kanyang timing marking guys ay ito, kung makita nyo, kung ano ang nakita nyo na ngipin guys sa loob ng butas na yan, yan po ang kanyang timing mark sa kanyang kadena. Ayan. So dumakom tayo sa kabila guys, ganun din. Ayan, right. Ayan, right, yan to left. And X, intake, exhaust, ganun din siya. Ayan, right, left. Ayan, mag dapat ito at saka itong sa kabilang mga camshaft dapat sila ay parihas. Huwag po natin maliin guys. Kunwari dito ay left, right, tapos dito naman sa kabila ay right, left, hindi po under lang sa kanya guys, I'm sure. Tapos ito po ang kanyang timing guys. Ayan, kanyang markings. Ayan, dyan sa right na yan, kabila. Yan sa kabila. Ayan, kabila. Yung sa ibaba naman, ayan, ito po ang kanyang markings. Yung may markings na yan, ayan. Ayan. Tapos yung kanina naman guys, ganoon din. Ayan. Ayan. So ayan lang po mga boss ang aking measure sa araw nito sa kanyang timing ng Chevrolet Impala 2016 model. Ayan. Kung sa mga baguhan pala guys na mga itong mga sakinan, talagang mga muti kayo kasi sa sobrang dami ng timing
talagang sa kundi pagkamali nyo lang, backjab talaga ang pagkatunguhan niya, pagtutunguhan niya. Ayan, camshaft, ito ay lift. Ayan, ayan, baba. Ayan, ayan, ayan. So ayan guys, natapos ko na makikabit yung chin cover niya. Ayan, yung wheel seal niya brand new na rin. Ayan, yung nilagay kong silicone ay ito. Ayan, seal pack black silicone. Ayan, Toyota po ito, original 130 real ang halaga nito. Ayan, so ngayon yung valve cover naman, para matapos na, para bukas salpak na salpak. Ayan, ayan, ayan po siya. Ayan, nakabit natin yung valve cover. So maganda na rin pagkakabit, silicone. Ayan, very clean na siya. Sigurado naman ito, wala na itong katagas-tagas. Talagang siguro ko talaga na maganda yung pagkabit ng silicone. Ayan, ito po yung gasket ng valve cover nya. Ayan, ayan po isa. So ayan, so ayan guys, natapos namin lahat. Ayan, na-install namin lahat yung sa makina, harness niya, coil. Tapos ngayon yung sa oil seal, nilagay namin ng ano, brand new na. Ayan, tapos ngayon install namin yung converter. Sige, ikot, ikot hanggang sa lumubog yung inverter, para papasok natin sa makina hindi po masira ang bomba ng langis ng transmission. Ulang pa. Iyag, ikaw mo to eh. Ayun mo, lagi na. Ayun, yun po ang sinyalis guys, na pumasok na. Pag tuk, tugmanya na. Ayan, at saka kung makita nyo guys, yung pinaka ano nya, guide nya, ayan, yung pinaka ano nya, ayan, halos, halos magpantay na po siya. Ayan, ayan, pantay na siya. Ito po ang sinyalis na naka-seating na siya sa loob ng ano, transmission. So ngayon ang ating gagawin ngayon,
at din siyang install sa makina para maisalpak na natin sa sasakyanan. Alright? So, ayan guys, naibike na namin siya sa kanyang ano, cross member sa makina. So, ngayon itong makina ay ready to install na ito. Tinatanggalan namin yung mga tali para aming ma ayan, tanggal. So ngayon, ito ay aming salpak na dito sa kanyang body. Ayan. Ganito po kahirap guys ang mag baklas at kabit ng makina na mga itong sakinan. Kaya ang libre nito, mas mahal din. Ayan. Tutusan na real guys ang libre nito. Sa mga itong makina lang. Ayan. Why Impala cost 2,000 reals sa mga itong gawain. Ayan. So ngayon ang ating step for today, ati siyang salpak na sa kanyang body para masintro na natin siya. Ayan. So ayan. So, okay guys. Medyo malapit ang matapos guys ang itong makina ng Impala. So, wala pa siyang langis, wala pa siyang tubig, wala pa siyang langis ng transmission. So, ngayon itong kwan ang kwan, di ba namin kabit yung air filter, ayan. So, yung iba rito, yung ECU na, battery, fuse, lahat ng mga ground may kabit na namin. So, yan na lang bago natin kabit ang battery ng ang terminal ng battery, ayan. Ayan. Ito yung panghuling ikabit namin. Sabay, yung langis na. Toy, naipit toy. Naipit din yan. Yung sasakan. Yan, naipit pala. Ayan. Ito, naipit talaga. Naipit pa. Naipit lalim. Sige, para. Okay na. Yeah, ito yung isak-sak. Lalim. Ayan. Dapat talaga ating tandaan bago tayo mag
kabit, dapat double check. Double check. Yung mga saksakan na hindi natin hawakan, dapat ayun nating hawakan. Ayan, gaya nito. Lahat. Lahat-lahat. Hindi po pwede ang yun lang, kaya para ako na rin, para iwas abala, iwas problema, yan. Iba ito yung sukantoy? Nabutso? Ayan, ay sa kalumbra to, ilalim. So, alamang kulang, itong ka lang, yung kanyang pinaka-cover sa radiator, plastic, pero bago ang lahat, saka na yan, lagyan muna natin ng lakis, at saka transmission, yung langis na transmission guys, nandito, ayan. Ayan. Wala pa siyang tubig guys. So, tapusin lang muna din itong kwan. Maglagay ng filter. Laging ito. Philip, no? Andiyan. Ito. Yan. Ginamit na yung pinakamalakas na Philip. Daming turnulyo ah. Walang kawala talaga. Tapos yung ano niya, Core Titan. Dati. Hindi ba na yan? Ngayon, Castrol na. Castrol na. F-30. Synthetic daw. Sa versi? Ito ang kanyang langis guys, nung una. Oh. Patch Titan Super Saiyan German Technology. So ngayon ibahin natin ang kanyang kong ngayon langis. Ang ilagay natin Castrol, ayan. Castrol, maganda. 1030 na Castrol, ayan. 1030. Maganda rin yan guys. Sa mga itong makina, subok na yan. Kailin mo. Ay, dito eh. Ayun o, lalim naka ano. Alis. Yan. Yun. Suwabe. So, time check po tayo ngayon. Time check. Simula kahapon hanggang ngayon. Okay guys, this is the first time na i-start natin ang aming ginawa ng Impala. So subukan natin i-start kung ayos ba, kung wala pang nagbago. Sige Toy, start mo Toy. Yun, one click guys, walang kabog-abog. Ganda po magtrabaho si Pinoy Mechanic guys. Ayan, back to original. Kung anong binaklas, yun din ang tamang posisyon. Ayan, umuusok-usok pa, ibig sabihin yung tambutso umiinit na. Ayan, napakagandang makina. Ayan, hanggang ito po ang
taas ng Impala, guys. Ayan. Parang hindi umaandar. Walang kapulag-pulag. Ibig sabihin, ayos. Lahat na ibalik na maayos. Ayan. Simula po taas sa kanya mga harness, wirings, mga socket. Ayan. May tubig na rin. May langis na rin, langin ng transmission, makina, bagong filter ng makina. Ayan. So, subukan natin yung taas. Check natin kung meron bang iba. Ayan. At least na mandar siya. Ibig sabihin, ayos. Ayan. Kasi yung lalim niya, guys, ay hindi pa nakabit yung mga kuwan sa baba. Mga decoration niya. Kagaya ng mga plastic na yan. Ayan. Hindi pa rin kabit. Pero yung makina, ayos na lahat. Lahat ng sakit niya, ayos na. Mandar na siya. Maganda. So, ang kanyang issue yung pala dito, guys, at kuwan lang sa makina. Wheel seal lang sa transmission pala. At saka yung wheel seal sa makina sa harapan. Bad cover. At saka wheel seal. Ayan. So, ngayon, ating silipin kung may matagas ba. Hindi may tumatagas, pero yes, tubig lang yan. Siguro sa pagkabit, siguro may natapon. Kaya don't worry about that. Ang importante yung makina. Ayan. Yung oil seal. Ayan, mamaya linis natin ito mamaya, para matanggal yung mga langis-langis, mga tubig na dati. Ayan. Importante yung sa kanan, umandar na. Ayan. Ayan. Ang ganda na po siya. So ngayon ang ating gagawin ay ito. Ibalik natin yung mga kanyang mga abobot sa ilalim. Para atin ang road test kung ayos ba. Lahat ba ay nabalik? Yan, masimula sa axle. Ayan. Dapat guys ay wala po tayong makalimutan ang isa ito. Kasi itong sakinan ay tumatakbo ng 200 kilometer per hour. Mabilis pa sa kamanang. Mabilis na mabilis ito tumakbo. So ayan. So ayan guys, umandar na yung makina, guys. Yung sakinan na Malibu na Impala. Ayan, nakaraning condition na siya. Hindi pa siya mahit na mainit. Hindi pa umaandar yung pan. Ayan. So ngayon guys, kung kayo po ay taga gusto sa aking vlog for today, guys, huwag lang kalimutan i-like and share ang aking video na ito at subscribe ang aking channel. So ayan guys, umakyat naman tayo sa kanyang interior. Ayan. Ito po ang interior ng Malibu Impala 2016 model. Ayan, napakaganda. Yo. Ayan. Wow. Very good. Impala 2016 model. Ang ganda ng dashboard. Ayan, steering. Ayan. So dumako naman tayo sa kanyang likuran. Ayan. Ang ganda, guys. Sana magkaroon ako ng magayong sakinan. Ayan. Impala. Paganda. So ayan, guys. Once again, this is Pinoy Mechanic, guys. I hope you enjoy my video for today. At pinabati ko kayo, guys, na magandang araw at mag-ingat po tayo palagi. Thanks for watching.